that's it, guys. Nandito na tayo sa Good Samaritan. Well, alam naman natin yung Good Samaritan is a parable of our Lord Jesus Christ, right? So, matatagpuan yan sa Gospel of Luke. Nang kwento, mga kapatid, na yung isang traveler ay naglalakbay at binugbog siya at kinuha yung kanya o ninakaw yung kanyang mga damit. So, nung nakahandusay siya sa sahig, parang mamamatay na siya. May dumaan sa kanya na una yung priest, no? Yung Jewish priest. Pero hindi siya pinansin. Then yung pangalawa ay yung dumaan sa kanya ay yung Levites. Pero hindi pa rin siya pinansin. So ang pumansin lang sa kanya ay yung Samaritan na naglalakbay din doon. So ang tanging tumulong lang sa traveler na yon, mga kawander, ay yung Samaritan, no? In short, yung Samaritan lang yung tumulong sa kanya. So ang lesson lang doon, mga kawander, yan, kung tutulong ka, wag kang hihingi ng kapalit. So may mga souvenir dito. So ito yung Good Samaritan. Yan, so ito yung kanilang mga leaflets. Ang Good Samaritan, mga kawander, ay isa sa kilalang parable ng ating Panginoong Hesus. Ang parable ay ibig sabihin ay it is a earthly story with a heavenly meaning. Itong museum ngayon, mga kawander, ay pinaniniwalaang ito yung posibleng inn na pinangyarihan ng isang kwento sa Bible ayon sa kanyang geographical location. So ito yung inn na kung saan hinatid ng Samaritan yung nabugbog na traveler. Ay, nakalimutan ko yung mask ko. Shalom Israel. Peace on Israel. Ah. This is a Hebrew, ancient Hebrew. Mm-hmm. Even you can read it. Mm-hmm. Shalom, Ken. This is the modern day Samaritans. Today, the Samaritans still practicing the burnt offering. Noong 721 BC, mga kawander, ay bumagsak ang Northern Kingdom ng Israel sa kamay ng mga Assyrians. At marami sa kanila ay dinala doon, samantalang ang iba naman ay nanatili at nagpakasal sa hindi nila mga kalahi. At pagkatapos noon ay tinawag na silang mga Samaritans. Kaya kiniklaim pa rin nila na isa sila sa mga nawawalang 10 tribes ng Israel. Yung picture na to ay nasa Mount Gerizim, na meaning sa Bible is the mountain of blessing. Sinasabi dito yung mga Samaritans, ito yung center of worship nila. I understand because this is like number, but this is Aramean and Hebrew. Yeah, and this one too. So parang may imagine mo talaga, mga kawander, na parang nasa time ni Jesus. Ayan. Ang ganda ng pagkagawa ng music, at saka talagang napaka-detailed yung ginawa nila dito. Yan, no? Iniisa-isa nila. Ganyan yung mga ginagawa nila noong ancient times, mga kawander. Ayan, dinidikit-dikit nila yung ganyan yung mga music.
can see the... Okay, so it's in the Church of Hebron. So ito siya. Kinuha nila. Stones, stones, stones. Kinuha nila. Why they took it? From the martyrs. All tombstones from the martyrs monastery. This is the temple. Tigas? Para ma-compress yung ano yung sa roof. Mm. Yan. It is the time of Hellenistic period or Greek period. The water cistern. Kung gusto nyo magpadala o magpabak sa Pilipinas, ito. In time of Roman period. Yung ano, tinatawag itong sarcophagi or yung stone coffin, mga kawander. Kamay na lang po, mga sis, mga sir. Yan. Wow. Tingnan niyo mga kawander, oh. Grabe yung pagka ano nila, detail yung pagka mosaic nila, cubes by cubes. Yung binuo nila. May time nga ano, parang 1 million yung ano nila, yung pagkakalagay nila ng mga ganitong mosaic. 1 million na kada ganitong bato. You see? Grabe yung detail ng ano nila. Pagkakagawa. Parang carpet lang eh, no? Ayan. Oh, di pa pala tapos. Laki. Alam niyo, yung mga ginagawa nilang mga musik dito ay talagang ang pahirapan bago nila dito dalin sa museum na ito. Ayan. It took 1 year bago nila ilagay dito. Sunod na namin pupunta yung Jerusalem sa inyo. Nag-fail man kami sa pumunta sa Eutychus Monastery, pero maganda pa rin yung pinunta namin. Good Samaritan. Okay, magkita-kita po tayo muli. Paalam! Salami po. Yan yung Israel Museum. Amulet armband, yeah. 300 years old na Bible. Ayos ngayon dahil wala masyadong tao. Sample of signet ring. Welcome to the Greek world. King Herod the Great. Yan, ito yung nakita nilang coffin.